What's up you guys, welcome back to my channel Kaloy's World. It's me again, Kuya Kaloy, and for today guys, as you can see, I'm outside. Okay, kasi may pupuntahan ako, and I just wanna share with you guys one of the best things here in South Korea. At ang tinutukoy ko ay ang kanilang transportation system, kasi napakaganda talaga ng transportation system nila dito. And ang maganda dito guys, sa transportation system nila dito is, ayan, may mga bus stop sila. Kung magbabus ka, may mga bus stop sila, designated bus stop, na kung saan dyan ka lang pwedeng sumakay. Okay, so hindi ka pwedeng sumakay kung saan saan, or pupunta ka doon tapos mag-aabang ka ng bus sa may kanto. So hindi, that's not how it works here in South Korea. So kailangan talaga dito ka sa bus stop sasakay, kasi kahit na parahin mo pa yung bus dun sa may kanto doon, kahit dun ka pa, dun mo abangan yung bus, hindi ka nila isasakay kahit na anong gawin mo. So kailangan talaga dito ka sa bus stop sasakay. And maganda sa mga bus stop nila dito, ayan, so may mga silong, and ang the best pa is may mga yung kanilang navigation system dito guys, kasi ayan nga, may mga, kung makikita nyo, may screen doon. Ayan o, yung screen. And sa screen na yon guys, is makikita nyo yung yung bus number, kung anong station na siya, and kung ilang minutes pa bago siya makarating dito sa bus stop na ito, or kung saang bus stop nandun ka. So yun yung maganda doon. So kung makikita mo na, actually it's very convenient yung ganong system, kasi for example, makita mo na, you know, 20 minutes pa, at you know, may gagawin ka pa or may dadaanan ka pa. So pwede mo pang gawin yon, or pwede pang daanan yon, kasi meron ka pang enough time at alam mo talaga. Kasi dito, as in, tama talaga yung kanilang, I mean exact yung time, kung ilang, kung kahit sabi 20 minutes, as in 20 minutes talaga bago siya dumating. So napakaganda nung ganon. And also, kunyari nasa bahay ka pa, nagbibihis ka pa, so may mga applications din sila dito na pwede mong i-download sa yung phone, and makikita mo kung parating na ba yung bus. So pwede mo rin i-check sa phone mo kung parating na ba yung bus sa station na yon, kung saan ka sasakay. So yun yung maganda dun. And also, ano pa ba, dito sa, and dito nga sa ano nila, transportation system. So you can pay in cash actually. Kapag sakay mo ng bus, pwede ka magbayad ng cash, or mayroon silang tinatawag na, or yung mga debit card mo mismo sa banko, pwede mo rin gamitin yon na kung may T-money, or pwede kang bumili ng T-money na card, at tapos yun, loloadan mo na lang yon, and yun yung pantap mo sa bus. Usually madalang lang yung mga nagbabayad ng cash, and usually na talagang ginagamit ay mga T-money card, kasi very convenient nga naman, itatap mo na, hindi ka na nahihingi pa ng sukle or what. So yun yung maganda doon. Dito sa atin, di ba, alam naman natin yung kapag sumakay ka ng jeep, as in you know, naghihintay pa ng pasahero yung jeepney driver, di ba? So mamaya na, nandito na yung bus ko guys. Guys, isa pa sa maganda sa mga bus nila dito is may mga outlet na ng charger yung bawat upuan. So tingnan niyo. Di ba ang ganda? So may mga, so while you are traveling, kung you know, low bat ka, magmamadali kang umalis ng bahay, hindi ka nakapag-charge. So pwede kang mag-charge while nagbabiyahe ka. So yun na nga guys, since naputol yung sinasabi ko kanina, kasi nakarating na ako dito sa
pupuntahan ko dito sa Sadang Station. And yun na nga, as I was saying kanina, sa atin, di ba, sa Pinas, hindi alis yung jeep hanggat hindi napupuno yung jeep, di ba? Talaga maghihintay sila ng pasahero kasi nga ganun talaga sa atin. Eh pero dito sa Korea, may sakay o walang sakay yung bus, aalis at aalis talaga siya. Kasi ang alam ko, sa pagkakaalam ko is yung kanilang mga transportation system o yung kanilang transportation dito is under ng government nila. So ibig sabihin, dito may sakay o walang sakay is pareho pa din yung sahod nila. And parang mga government employee din yung mga driver siguro nila dito. Di katulad sa atin kasi porsyentuhan, di ba? Kung nakamagkano ka sa buong araw tapos may percent lang na kikitain mo doon. So hindi katulad dito, di ba? At least dito, kaya kapag magbabiyahe ka as in for example, sinabi dun sa navigation or dun sa app na, you know, 1 hour makakarating ka na sa pupuntahan mo. As in, 1 hour talaga makakarating ka na. Kasi nga, wala nang hintayin pa ng mga pasahero. Hindi katulad sa atin, di ba? You know, yung supposed to be na 30 minutes lang na biyahe, nagiging 1 hour, 1.5 hour. So, ganun dito. Yun yung maganda dito, guys. And, yun yung sa bus nila. Okay? Sa bus system nila. Ngayon naman, since andito na ako sa Sadang Station, sa train station ng Sadang. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano naman yung system nila dito when it comes to train. So, ito yung station. Papasok sa Sadang Station. So, sa loob ng station may mga, you know, stall, may mga tindahan, ayan, may damit, may pagkain, may bulaklak, so ayan. Bago tayo sumakay ng train, so ipapakita ko sa inyo yung T-money ko. Ito yung T-money na gamit ko, guys. And itong T-money na ito, pwede siya sa bus at pwede rin siyang gamitin para sumakay dito sa train nila. So, pero bago yan, parang wala nang load ata itong T-money ko. So, lo-loadan ngayon natin siya. So, ito yung mga machine kung saan ka pwedeng mag-load ng T-money mo. Ayan. So, ayan sila, guys. And then, we just need to tap English. 안녕하세요. And then, reloading T-money. Please place your transit card on the reload, please. Papasok lang daw dito. Please select. And then, mag-load tayo ngayon ng 10,000. Top up 10,000. Papasok lang natin yung pera dito, guys. Please enter the amount to continue. Yun, kinain agad. So, ayan, 10,000. Loading. Please wait until reloading is complete. Please remove the card once reloading is complete. There you have it, guys. So, ang balance ko is 14,151. So, ayan, kunin natin yung card. So, that's it, guys. Ganun lang kasimpleng mag reload ng T-money dito. So, sumakay na tayo. So, dyan ka magtatap ngayon. So, tara na. Tapos, tulak mo lang siya. So, ayan na, guys. Nandito na tayo sa loob. And, ayan, guys. Di ba? Ganda. Ang ganda dito sa loob ng train station. Napakalinis at maganda. So, sakto tayo. Walang masyadong tao. And, ayan. Ayan yung mga pintuan nila, guys. And, ayan, oh. Yun ang instruction kung saan ka sasakay. Diba, napakalinis, napakaganda. And also, the good thing about here is merong monitor. Ayan, kung saan makikita mo kung nasa ang station na yung train. Ayan. And guys, ang maganda pa dito, guys,
I think mga every 5 to 10 minutes, usually 5 minutes, darating na yung kasunod na train. So pagkaalis ng train, 5 minutes to 10 minutes lang darating na yung kasunod. Kasi talagang marami silang train dito, and yun nga, yun ang maganda. At malilinis lahat ng train so far na nasakyan ko is malinis lahat. And disiplinado yung mga tao. I mean, hindi lahat, pero I mean, as in marami talaga yung disiplinado din. And so ayun na, nagdarating na yung mga tao. Ayun guys, so pag narinig niya na yung tunog na yan, ibig sabihin, parating na yung train. So, papakita ko sa inyo yung loob ng train. Ayun na, paparating na, ayan. Ayun na guys, sasakay na tayo. Luckily guys, nakaupo tayo. Ayang mag-video guys kasi ang daming tao. So, ngayon, nandito na ako sa Yoksam Station. Saan tayo? Oops, dito tayo. Malapit dito. And so yan, andito na tayo sa Yoksam Station. And syempre naman guys, since sumakay tayo kanina, nag-tap in tayo, syempre kailangan din nating mag-tap out kasi hindi ka makakalabas kung hindi ka magta-tap out. At yun na nga ang kanilang train and bus transportation system dito sa South Korea. And I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And please don't forget to subscribe to my channel, Kaloy's World. Hanggang sa ulit, and ingat po tayong lahat. Bye! Bye-bye!